Huy, Mare! Ano latest? Oh, Marites! Humanda na po kayo sa mga latest! Lalito na po Team Legit, Team Urig, Team Certified, at Team Trending. Bago ang lahat, good morning, good afternoon, good evening, good morning! Live po tayo today. So, ang bagong chikan, this is Jordine Junardo. At ako po ang inyong namamalat na unbettable professor. Sorry! At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ako naman po ang nag-iisang Beshi of Marites, Jai Ho! And welcome to Marites University! Good luck, mga Marites! Ito na lang po ang inyong minamahal na Marites University. Again, maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng live ngayon at manonood pa. Nanonood? Thank you, mga Marites! Patas na lang po subscribers natin. Tuloy-tuloy lang po ang pag-subscribe sa ating Marites University. So, heto na po mga isang linggong chika brought to you by Great Lens Eye Color Plus. For my hair, I choose Eye Color Plus for men. It's a shampoo-in hair color with three natural-looking shades to choose from. Instant pogi. In just 10 minutes, sulit ang 70 pesos mo dito. Check out now because men need you. Okay, masimulan natin po mga Marites. Ang nangyari nung nakaraang barangay at SK elections yung October 30. October 30. Yes, prop. Sino ba itong mga lot de leons na si Lenz? Nabasa ko lang kasi, di ba, yung nag-claim kamakailan na naanakan di umano ni Master Rapper Francis Magalona, yung pala tumakbo as kagawad sa isang barangay sa Dasmariñas, Cavite. Lot-lot, natalo. Totoo. So hindi ibetekto yung kanilang pag-iingay siguro, hindi nagustuhan ng mga... Baka naka-turn off pa. Baka. Oo, di ba? So hindi siya nanalo, yung pa naman yung kanyang ano. Pero yung anak, para plano pa rin ituloy yung pagpalaot sa show business. So, kung papala rin o hindi, makikita natin sa mga susunod na panahon. And then, nabalitaan ko rin, si kaibigang Bobby Andrews, hindi rin pinalad sa kanyang tinakbong, di ba pang ilan na to? Kapitan, hindi. Tumakbo siyang konsehal nung nakaraan. Tapos, dito, sa barangay Sacred Heart. Kapitan, hindi naman siya pinalad. Kaano niya yan si titular? Pareho sila ng barangay. Lar Santiago. Titular, yes. Ayun. Tapos sino pa ba? Si Kidiambao. Lot-lot din sa isang ano sa Cavite. Sa ano silang ata? Cavite rin. Hindi, si Kid yung tumakbo. Si Kid yung tumakbo. Hindi ko alam kung nanalo sa Project 4 yung nanay ni Derek Monasterio, si Tina Monasterio. Tumakbo rin kapitana. Pero... Mag-ingay dapat si Derek pag nanalo. Ay, hindi nag-ingay. So, ibig sabihin... Walang ano. Let's give for the benefit of God now. At saka mga iba, si Alma Moreno Moreno, sa panin niya. Ang kapitana niya, yung kanyang manugang matawag doon, yung asawa ni Vandolf. Si Jenny. Doon, under siya doon, nanalo naman siyang kagawa. Tsaka yung magkapatid na Jeremy at Paolo Marquez, nanalo rin yata sila bilang official. Kagawad ba? Hindi ko alam. Jeremy Marquez. Di ba kapitan yun dati? Ayun ko nagkagawan, na baka tapos na. Ah, ganun pala yung pagkapitan. Pwede, pag ganun lang. Parang mayor, vice mayor. Presidente, vice president. Ako? Yun. Yung si Angelica De La Cruz. Angelica De La Cruz consistent. Correct. Parang last term na niya ngayon. Yung nag-trending na, naalala niyo yung issue kay Maggie Wilson ba yun, na parang nabayaran yung influencer na ng 8,000. Tapos parang 'di ba sa TikTok ganyan. Tumakbo pa lang SK kagawad ata. Nanalo rin yung isa sa mga. Ay, ang dami noon eh. Yung isa sa mga lot-lot din. Talo nang po yung sabi na lot-lot de Leon. Siguro sinicheck na rin ng mga botante. Diba? Baka nakasira din 'yon, nalaman nila na nagpabayad ng 8K. Sino nga ito? Host 'yan. Kilala ko 'yan sa PTV 4 ko napapanood. Nanalo yan. Feeling kasi ko. Feeling ko mga nanalo to eh. Totoo. Si Jeremy, ano, tinakbo. Kapitan?
Nakalimutan ko yung kapitan o kagawad. Talaga. Kasi ilang beses siya ng kapitan eh. Yun, ano nga. Yun, was Paolo Marquez ba ito? Hindi, kilala ko yan. Host yan sa isang youth-oriented something. Eh, basta yun na yun. Oo, basta sa mga nanalo. Congratulations, Kore. Sa mga natalo naman, sana hindi kayo mawala ng pag-asa kung talagang public service ang inyong gustong pasukin, di ba? Ay, nanunod ang mga ano, Freedom Boy. Online telepono ko kasi. Sila Jonathan Diok. Yes, nanonood sila. Oh, sino pa? Sila Wengay. Okay. Tigimong, watching from Switzerland. Ayan. Si Harloy from Bangkok, Thailand. Ayan. Sawadi ka! Correct. Ayun nga yung bati niya. Sabi niya, Sawadi na ka, mga Marites from Thailand. Live ang mga pasado. Sawadi ka na ka, ma! Hello din kayo. Melinda Kahuntoy ng Cyprus. Thank you. Take care of yourself, Sir Ambit, sabi ni Melinda. Si Dubai Nurse 121867. Hello from Australia. Okay na magbasa, wala yung telepono ko kasi nakasanla eh. Ang ganda mo, DJ Jai, ho. Ay, maraming salamat. Sabi ni Susan Buenaventura. Hindi kasi nga, di ba, nakapag-long, super long weekend. Tsaka gandang nakakasawa. Ha? Hindi. Gandang ano to? Gandang, alam mo yun, yung natikman, hindi mo natitigilan. Ay, nako! Ganda! Once you bring it! Ano yan? Once you walk, you can stop. Okay, sige. Mga Marites, buti ka na pause ka. Alamin natin yung latest kina Richard Gutierrez at Sara Labati. Iwalay na ba? PhD? Ano itong agad sa kanila? Agad-agad? Ayun na nga. Kasi nagiging maraming spekulasyon ngayon dahil na rin sa yung pareho nilang Instagram account kasi kung talagang pinafollow nyo yung dalawang to, makikita nyo talaga na very visible na palagi silang minsan umaalis, maraming mga travel. Saka talagang napaka-sweet nila sa isa't isa. Pero lately, walang mga post na magkasama as family or as couple. Tapos minsan naman, madalas pala si Sarah may mga post. Ang kasama lang yung dalawang anak. Tapos si Richard, ganun din, yung dalawang anak. So, ayan, ganyan nga. Mm-mm. Then, ang mas pinaka nag-trigger palalo dun sa mga speculation. Di ba last week, nag-birthday si Tita Annabelle, Rama? Oh, yung opulence ba to? Hindi, iba pa. Halloween ka. Yung opulence, Halloween party yun eh. Yung nag-birthday si Tita Annabelle, usually, pag-birthday ni Tita Annabelle, kompleto ang mga Gutierrez family. Of course. At sa Ati Sarah, talagang present yan. Parang sa unang pagkakataon yata, wala si Sarah. Kung nalito naman sa Pilipinas si Sarah, siguradong hindi niya imimiss yan. Eh, parang nasa Pilipinas lang naman si Sarah. So, wala siya doon. So, mas nakaragdag yon sa mga palaisipan at mga ano na. Haka-haka. Pag makikita niyo yung mga IG nila, ang daming mga netizens na nagkatanong talaga. Magkahiwalay na po ba kayo? Sana po okay pa kayo? Kasi syempre, ang dami namang natutuwa sa family nila eh. Dahil alam naman natin kung paano nagsimula si Sarah at si Richard, di ba? Kung paano rin nila pinaglaban yung kanilang relationship. So, maraming malulungkot kung may katotohanan ng ilang haka-haka na baka hiwalay na. Pero ako naman, iniisip ko na baka dumadaan lang sa matinding away, matinding tampuhan, di ba? Minsan gano'n naman, baka hindi pa lang talaga nila na iaayos. Kasi parang feeling ko nga, maa-afford ba ni Sarah at ni Richard na maghiwalay? Kasi parang sobrang in love sila sa isa't isa. Parang gano'n. Parang gano'n na sila yung naka-glue na silang dalawa. At saka napansin nyo nung magtapos yung The Iron Heart, di ba meron pa dong special na pa-cameo itong si Sarah na parang abangan yung susunod na gagawin ni Richard. So parang feeling nga ng marami, tama yung sinabi mo na haka-haka, may masiguro may pinagdadaanan lang. Sana nga may pinagdadaanan. Kasi huwag naman mauwi malungkot. Sa hiwalayan. Isa ako sa naging saksi nung nasa Davao kami nung nagsisimula sila na talagang wow. Talaga, hindi. Wow. Tsaka alam mo, ang daming nakapansin, di ba? I hosted the contract signing of Chard. Parang nung hiningan siya ng mga taong dapat pasalamatan, di ba normally dapat, dahil asawa mo, hindi mo makakalimutan na i-thank you si Sarah. Hindi niya nabanggit. Talaga? Tapos eto pa. Dun sa contract signing, hindi niya na-mention si Sarah. Na, di ba dapat? Among na pinasalamatan niya. Alam mo, parang di ba siya, the management, yung family niya. Parang,
di ba normally dapat lagi, of course, may better half, yung ganyan, sana. My family, my wife, correct, my kids. Wala, hindi nabanggit si Sarah. So nagkaroon tuloy ng trigger yung mga netizens na parang dito pa lang sa contract signing, yung meron ng sundot na parang may nangyaring, pero correct si Ate Rose, tsaka si Papa Ambet. Ako din, parang feeling, dapat nga yung message ko si Sarah. O kaya naman, magalakas loob akong mag-message kay Chard kasi total nakatrabaho ko naman siya sa Iron Heart tsaka nung last na nagkasama kami. Pero sabi ko, siguro wag muna. Parang feeling ko baka kung meron man silang pinagdadaanan together, sila baka na muna, sila na muna. Yan. Kasi di ba kanina ba o kahapon, nakita ko ata sa post na story ni Sarah. Parang nasa isang island sila nung mga anak niya, nag-swimming. Kasama nila yung parents ni Sarah. Tapos okay. Parang yung mga comment ng mga tao, ano, sabi ng mga netizens, I hope you're okay, sana parang kung ano man, huwag mahantong sa talagang tuloy-tuloy. Huwag masyadong tambayan, daanan lang. Pero ito isa pa, kasi nakita ko si Richard, nag-post siya nung birthday ni Sarah. Ang birthday ni Sarah is October 9. Mm. So, usually yan, pag birthday ni Sarah, talagang nagpo-post si Richard ng mga... Bongga! Talagang ina-express niya kung gaano niya ka-love at ka-appreciate. So, nag-post naman siya. Kasi alam ko nag-post siya, hindi ko nga lang... Dapat gagawin ko yun na isusulat ko. Pero naisip ko, baka nasa Abante morning na. Pero ito na, nung chine-check ko, nung may nagsabi kasi sa akin, parang, friend, hiwalay na ba si Sarah at si Richard? Ganyan. October 9 pa yan, ha? October 9. So, chinek ko ngayon yung Instagram ni Chard. Wala na doon yung kanyang birthday greeting kay Sarah, no? October 9. So, parang, nag-delete si Chard ng IG post, di ba? So, parang pagtitingnan mo talaga, alam natin, obviously, may something. Maybe nagdadaanan. May pinagdadaanan. Pero yun nga, katulad ng pahayag natin kanina, sana nga ay pinagdadaanan lang at pagdaanan lang nila. Huwag na nilang tambayang matagal kasi isa tayo sa nanghihinayang dyan. Pero grabe ako kung October 9 pa, ang tagal nilang naikukubli or naiaano ngayon lang nalaman ng netizen. October 9, nag-post si Richard. So, hindi tayo sure. Baka after naman nun. Pero wala din eh. Wala din masyadong celebration si Sarah na pinakita sa social media niya. Ay, nako. So, tuklasin sana nga magkaayos. Tuklasin niya. Okay, mga Marites. And today, November 3, birthday po ni Vilma Santos. Hi! Director. Happy birthday! Happy birthday, Ate V! Nasa Hong Kong pa sila. Hong Kong ba? Ayan. Malita diba? Kaya TV. Kasi okay. Nung bago bago doon nga sila nag-celebrate kasama yung mga kani-kaniyang pamilya, Hong Kong sila, pasyal-pasyal naman daw, ay we deserve it. At parang gusto na nilang abutan doon yung hanggang mag-birthday nga si Ate V, the star for all seasons. Dahil sa Sunday, mag-guest siya sa ASA. Sabi, nabanggit siya sa akin yan. True. Yeah, naglabas na rin ang art card. Diba? Gigas ASAP. Plus, syempre pa, yung matinding promosyon ng pelikulang When I Met You in Tokyo na talaga namang bonggang-bongga sa lahat. Yun okay. Na. Okay. Abangan nyo, Marites. Naawitan namin para pag nag-guest sa Discovery si Ate B, ay dumaan dito sa Marites University. Live! Nang live. Ay, perfect. Diba? Okay. Happy birthday, Ate B! Happy birthday, Ate B! Happy birthday, Ate B! See you soon. 35 ka na! Okay. Okay, ito naman po. Bagong-bagong balita yata kay Bina Morales. PhD. Oo nga. Anong latest kay Bina Morales? May post kasi siya ngayon na... Ito nga pinag-uusapan dahil ang post niya, obviously, asa na ba? Si Vina? Asa na yung kay Vina? Vina! na lumabas sa Here Lights Love, Broadway. Andun pa rin, sa Broadway. Ayun na nga, sabi ko na nga. Magkasunod pala ang post niya. So parang IG tawag sa doon? IG reveal? Di ba? Boyfriend reveal ba to? Wow. IG reveal. Although wala naman sinabi si Vina na boyfriend niya, pero... Madaling mag-assume. So, assume meron na tayo ngayon, di ba? Eh, mukha naman. Tingnan mo naman kaya ang pinahawak. Diba? Tapos yung sumunod, may sumunod pa rin siyang post. Dinner for two, kasama pa rin niya. So, Washington, ako tingin ko talaga nakilala niya dun sa ginawa niyang Broadway. Gwaping naman, no? Ay! May nagpadala ng $19.99! So, yun na. Hello kay Cecily! Maraming salamat! Thank you! Grabe ka! Pero nag-comment si Regine Tolentino, sabi niya, go girl! Happy for you! Anong identity mo lalaki? Walang sinabi. Baka naman ano din. O baka nasa... Washington, Amerikano siguro, more hindi, or less. Hindi. Kasama niya sa play, parang ganon. Kasama ba? Producer ba? Or what?
Message ko kaya si Ay, ito, sabi pala, si Noel Ferrer, hello Noel. Sabi ka't nag-comment si Noel, yehey, lumalab life, so happy for you dear, at Vina Morales. Ang sagot ni Vina, haha, thank you Noel. Oh, so, it's safe to say na, ano na to? Admission, di ba? Yan. Pa-thank you siya, di ba? Hindi siya nag-deny, di ba? Love ko yan si Vina. Nakakaloka. May nagtanong naman, netizen, wow, pang ilan na yan? Hindi naman sinagot. Vina, dapat maganyan, maging happy. Nakakaloka. Okay, sige, we're happy for you, Vina. Wala naman siyang asawa, di ba? Ituloy-tuloy na natin ang balita tungkol naman sa GMA Christmas Station ID. Ay, ayan ang bongga. Oh, malapit na yan, 2 days na lang ba? Hindi, nilabas na kanina. Ano lyric video nilabas na inawit ng mga GMA Kapuso singers, diba? Ay, ayan na. Sila Stephanie din, ayan, in fairness. Ayan, tapos parang, feeling blessed. Parang kasi ganun. Kasi ano, diba? Oh. Official launching. Totoo yan. So, in fairness, ang aga nung ano nila, nung Christmas Station ID nila ng GMA. Lyric video pa lang po yung nilabas. Pero nakakatuwang makita kasi syempre marami na rin na tayo mga kaibigan from GMA. Si Narita Daniela, syempre si Julian. Sina Kenchan. Pero nakita ko dyan sino yun yung recent na nanalo ng The Clash, si Rex. Nandoon si Rex. Tapos, saka si Stephanie. Ganda-ganda kay Stephanie. Sabi ko nga kayo, pinapanood. Sabi ko, tara ni Stephanie, no? Parang hindi siya... Baka may ikapaganda kasi. Ay, Michael Sager. Napanood yung eksena nila Michael sila. Correct. Yung ipapakilala na... Sa Lola. Correct. Para sa assignment. Diba? Yes. I love it. So, congrats. Feeling blessed. Looking forward naman din ako, syempre, sa ABS-CBN kung ano naman kaya in parents catchy yung ano nila yung song na Feeling Blessed. Okay. And speaking of GMA, ano itong sangre? Ito na. Kompleto na yata. Ito na anyway. Yes. Gusto ko muna mag-disclaimer. Disclaimer. Bakit? Kasi 'di ba, sinabi ko noon na isa sa mga sangre si Kate Valdez. Oh, nabanggit mo. So sinita ko ngayon yung aking source. Sabi ko kinuryente mo ko. So sabi niya, ano ba sabi niya? Hindi, kasi si Kate ata, kasama ni Kaylin dun sa Shining Inheritance. So, pero magkaiba naman yon. So anyway, ngayon lang mangyayari na ang sangre, as far as I know, ngayon lang talaga, di ba, na lalaki. May lalaki, kay Kelvin Miranda. Bongga si Kelvin, Ang taray ni Tyrone, dalawang alaga niya, diba? Ang sangre. Ang isa si Angel Guardian. Actually, in fairness kay Tyrone, parang pinapatunayan niya talaga na year namin ito hanggang next year. Ay, may ganun. Hanggang next year, oo, feeling ko. Bakit may tuldok na lang hanggang next year? Hindi, year namin ito kasi bukod dyan, kung sa sangre, parang nakita ko, nakipag-meeting sila nila Jane De Leon din with the ABS-CBN management. So parang ito ba ay may kasunod after ng Darna. And bukod dyan, yung iba niyang mga alaga, kasama din namin sa Lovers Liars. Si Polo Ravalis. Sino ba si Polo? Nadagdag yata si later si Rian Ramos. Ito na. In-announce na nila. Yes, ito na. Pero hindi siya sa, siya? Mitena. Siya si Mitena. Parang nega siya. Hindi, parang kontra-kontrabida ata. Kasi parang ayon dun sa nakita ko kanina nung nilaunch si Rian, sabi parang yung character niya, something like may paghihigante, something ganon. Baka may connect kay Tere. Ang pangalan niya, Mitena, si Rian Ramos po. Tapos yung ibang mga cast po ay si Naglaisa, of course, bilang si Hara Pirena. Di ba remember, nag-guest natin si Glaisa? Parang tinatanong, sabi niya, wala pa namang nababanggit noon time na yun. Pero syempre, siguro nabigyan na ng heads up na, ito confirm na, ipinakilala na nga po sila. Tapos dun sa mundo ng mga tao, si Sir Ricky Davao na naging guest din natin. Siya ang gaganap bilang si Governor Emil Salvador. Tapos, taray ng pangalan yes, na artista. Si Bianca Manalo naman, gaganap bilang si Olgana. Sa mundo ng mga tao ata ito. Tapos ang taray ni Bianca, after ng magandang dilag, may sangre agad. Bianca Manalo. Tapos si Sherilyn Reyes, Katrina Salvador, Vince Maristela, Akiro Nunez ang gagama, si Shuve Etrata, Dina Villaroman, si Pam Prinster, Cami Salvador. Congrats, Luis Anteveros bilang Soldarius. Kachat ko si Luis kanina. Sabi ko, Lou, I'm so proud of you. Pinag-usapan lang natin to. And now, niya talaga si sunod-sunod yung project mo. Hindi kasi, di ba, super best friend ko si Lou. Ayan. Tapos, si Vito and Kel, yung Gueco twins, alaga ni Sir Perry, si Mantok at Tukman ang gagampanan nila.
Tapos 'di ba parang swerte nun kasi yung sa kanila ni Kaylin at Mariel, yung Love at First Read ba yon? Mm. Nandun yung Gueco Twins. Tapos ngayon ito, Sangre naman. Pero so, itong Sangre by 2024 pa? Yes. Ata, oh. Siguro kasi wala pa siya sa lineup ngayon. Pero yung ibang mga teleserye. Oo, November na. Mm. December. Oo, hindi na parang magsasart na November. Pinapakayala pa lang nila. Next na tayo lang. Bukas na ka. Hindi pwede bukas, Sabado bukas. Ito dyan. So, pang-gets sa kakas. Okay, congrats. Congratulations po. Bago tayo magbasa ng comments, balita mo natin tong tungkol kay Alexa Ilacan na iyak nga ba sa post ni KD Estrada? Wala lang, nagpakilig lang sila. Okay. Kasi di ba parang may connecto, ang kinote niya, yung character ni, sumalangit na wa, of course, ni Matthew Perry, na si Chandler Bing sa Friends. Yan. So, nag-post si KD ng picture ni Alexa sa ka-picture nilang dalawa. Tapos, ang quote niya, ang caption niya, "You're not easygoing but you're passionate. And that's good. And when you get upset about the little things, I think that I'm pretty good about making you feel better about that. And that's good too. So they can say that you're high maintenance, but it's okay because I like maintaining you." So para sa nababasa ko sa mga comment, parang sinasabi na kumbaga, kahit ano pa si Alexa, tanggap siya ni KD, something ganyan. Eh di syempre, kilig-kiliga naman ng mga fans, diba? Ang mga KD Lex. Tapos si, nag-reply si Alexa dyan ng, ang tawag sa gift to? GIF, no? GIF, G-I-F. Na ang nakalagay, "I'm crying here." Well, syempre sa mga baget, ano yan? Ako, big deal to. Ito ba? Yeah, right. Super big ganda. Deal to. Parang ano bang yung big deal? Ako po. So, bago ating Chick of the Week, basa-basa tayo ng mga comments natin. Ay, may ganda ng comments. Wala akong dalang ano eh. Sabi ni Gigi, bakit ang tsaka po ng ilaw niyo ngayon? Ay, tsaka? Mas maganda yung dati niyo pong studio. Perfect ang quality ng video niyo. Wala lang. Napansin ko lang. Yanni. Hindi, tayo naman, tinatanggap naman natin. Oo naman, kasi tinitimpla pa lang po yung ilaw namin kasi high-tech po kasi dito sa... Tinitimpla talaga po. High-tech kasi sa atin, so hindi pwedeng bara-bara, hindi pwedeng talagang mano-mano, talagang tinitimpla yan. Thank you. Hello po, from Canada, si Jane Tabalbag po ito. Yan. Hi, Jane. Okay. Si Cherry Perez. Good Friday morning po from California. Mm. My favorite Filipino talk show on YouTube. Carry on. Thank and you. More power. Thank you, Cherry. Sabi naman ni Dasparo, "Dime, ba't mga artista bihirang naglalas ang relasyon?" Agree. Yun lang naman natabi ko. Ang hirap kasi pag-artista sa artista kasi. Maraming mundo sila inukutan eh. Diba? Tsaka hindi pag di ba na-site kayo together. Wow, parang... sabi ni Harlow. Sapa. PH. "Ang fresh po ni Junardo, ni Sir Junardo." Oh, ito naman. "Timeless gorgeousness." Wow! Ay, tatatama sa ito. Mula kay Baklang Maharlika. Ayun naman. Para po kayong may mga... Ano to, hepa sa ilaw ninyo? Hindi ko alam na hepa ba? Oo, dilaw ako sa kanila. Yes, ikaw, dali. Hindi, parang feeling ko, dito naman sa screen, sa monitor, hindi naman super nilaw. Hindi ako tuloy. Ano ba? Kasi puro dilaw. Dalililaw ba kami? Puro dilaw kasi rito, di ba? Sabi ni Zix, pa-shoutout po, "Bakit po halatang halata kay Rose? Night-night niyang mga tag-Avis." Hindi naman. Si Zix, hindi mga tag-Avis. Parang mali naman kayo dyan. Mali yun. And huwag kayo mag-a-assume ng ganyan kasi anong basis para sabihin mo, "Night-night ko ang mga tag-Avis." Mali ka dyan. Etso ko lang sinasabi, mali ka dyan. Eto sabi. Okay, sige. Eto. Okay naman, bago na natin magpatuloy. Si Nieris Niloso. Sila ang masyado ang ilaw, sakit sa mga eyes. Oo, sige, tatuan na niya. O in-address, pinaparating po namin sa mga ano na yan. Ayan, nababasa yan ni Diego. Sabi nito, Imelda Abundo, "Madilaw kayo." Okay, mga Marites. Ano ba mamaya na po yung mga assumption, mga comments niya. Babasahin namin mamaya. Wait, pero sa at least mabasa natin. Ang ating Chick of the Week ay brought to you by Amigo Segurado. Dahil mahalaga na nararamdaman ang inyong aruga, kaya naman kahit
nasa ang panig ka pa ng mundo, nandito ang Amigo Sigurado para tulungan kayo na ihatid ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng Panlasang Pinoy. Kaya mga Kamarites, gamitin niyo na po ang promo code na PILCHICA sa inyong Shopee at Lazada shopping carts para naman makuha niyo na ang discount para sa ating Amigo products. Walang ibang gagawin kung hindi i-check out niyo po ang Amigo sa inyong Shopee at sa Lazada shopping carts para madama ninyo ang ulam na may halong pagmamahal galing sa iyo. Okay mga Marites, ang ating chick of the week, Gerald Anderson at Julia Barreto may plano ng pakasal. Ay, bago mo yan ikwento, $20 mula kay Karina M. Karina Martinez. Ang bilis naman tayo dyan, Yes, talaga naman para ako naging accountant dito. Watch muna ako sa Marites while waiting for his covering. Thank you. Thank you. Prof? Oo, nananahimik nga lang daw itong dalawa, pero ayon sa mga nakakausap natin, may plano naman daw talaga. Kasi di ba, naging tatak na ni Gerald Anderson na sa dinami-dami na ng mga naging girlfriends niya, in and out of showbiz, wala naman talagang binabanggit si Gerald tungkol sa issue ng kasal sa mga nagiging jowa niya. But this time, with Julia Barreto, seryoso siya. Seryoso siya. Pinaplano. Sinasabing pinag-uusapan, hindi lang nila masyadong ina-anunsyo, hindi lang masyadong binibigay yung mga kung ano pa mang madetalye kasi siyempre silang dalawa lang yung nakakaalam. Pero ang importante, si Gerald ngayon nagsasalita na, hello, may plano akong pakasalan si Julia. Comment. Bongga. Oh, edi bongga. Edi bongga, di ba? Hindi, I remember, bongga parang, three. Ito, I remember, di ba parang, marami na naman ang bumatikos kay Gerald nung time ata ng not sure if ABS-CBN ball yun. Tapos parang natanong din yan kung about settling down with your partner, with Julia. Tapos parang ang nasagot ata niya parang sa ngayon parang work focus, something like ganon. Correct me if I'm wrong, pero parang ganun yung konteksto nung interview na maraming bumatikos kay Jek kasi parang ang sabi, ay talaga naman po si red flag. Kasi bakit mo sasabihin yung ganon na parang syempre masakit yun for Jul, parang something like ganyan. Pero nakapanayam ko kasi si Gerald recently. Tapos parang natanong nga yung about na naman dyan. Siyempre, di ba normal naman na tinatanong. In all fairness, parang maganda yung pagkaka-explain ni Je na ang nilalaman nung sagot niya parang hindi naman sa wala silang plano. Of course, na pag-uusapan. Correct yung sinabi ni Papa Ambet. Pero parang mas gusto niya siguro talaga na yung ginagawa naman niya na pagkatrabaho ngayon ay he's preparing pa rin talaga para dun sa magiging future nila. So ayaw naman ni Gerald siguro na baka nami-misinterpret kasi ako parang feel, ako talaga, to be honest, mabaitan kasi ako kay Jay. Oo naman. Diba? Wow, sabay-sabay. Bakit naman mamasamain kung sinasabi ni Gerald na ang focus nila pareho, I work. Oh, ano masama dun? Eh kung yun talaga yung focus nila at hindi pa sila nagra-rush na nakasal agad, mag-settle down. At saka kailangan marami ka talagang ipon. Hindi, at saka minsan kasi, huwag din natin pangunahan yung, like yung celebrity couple, huwag din natin pangunahan. Meron din syempre yung mga plano at diba? Kaya nga sabi, tahimik na lang daw. Pero, unti-unti siguro, natatanggap nila na kailangan, sige, ipalam niyo yung unti-unti. Hanggang di mag-iwalay, syempre. Pag-uusapan. Hindi nga. Parang ako, ang tingin ko naman talaga, si Gerald with Julia, in love talaga. Talagang nasa maayos yung relasyon nila. Diba? Oo, feeling ko din. Tsaka, very sweet sila nung bowl. Kasi, very sweet sila. Kasi nung party-party na, parang si Jed, di ba meron kaming... ano yan, inside joke? Diba nung natawag ko siyang John Lloyd Cruz dati sa isang press con niya? Tapos parang hindi niya yung nakakalimutan pa rin. So sarap ni Julia nun, sinabi nga niya, sabi niya, oh, kilala mo na ba ako? Sabi ni Julia, what's that? Ngayon nga si Julia. Tapos kinento ko sa kanya. What's that? Tapos kinento kay Jul. Tapos yun, ayoko na lang ikwento kung ano pa yung napagkwentohan namin ni Jul. Kasi diba may mga ibang pangalang nabanggit. Pero syempre, in fairness, nakita ko na yung pag, alam mo yun, yung mind, gawin mo kung anong gusto mong gawin, pero tayo pa rin in the end. Parang gano'ng party-party kami. Sino mo man tayo para tumutur, gusto ng pakasal. At saka good news yun na for Gerald. Diba? Parang hindi na siya
mabas-bas na whatever ever, di ba? Oh. Mm. Grabe mga comment nila, oh. Mm. Jonah Batoon, di naman totoo yung si Gerald at Julia kasi ang dahil pa daw problema sa mundo kaya sa pagkapakasal. Tapos laughing emoji. Sado namang nega yan. Oo. Oh, oh. Sabi, walang, yes, wala. Madami daw problema sa mundo para sa bagay na yun. Oo. Where's the ring? Put the ring on, sabi naman ni Chris, KBTS, FF. Sabi ni The Sparrow, wala kasing divorce sa Pinas. Pahirapan mag-ano, kaya dapat sure na sila at hindi nasa happy-happy stage lang. Oh, sabi naman ni Jonna Batun, ganda ng studio nyo. Oh, kaso diba? Hepa ang kulay. Yeah. Ay, wow. Oh, Lizelle Cala. Nakanood po ba si Andat ng concert ni Sharon at Gabby? Update daw. Hindi nga. Di ba yung update na kayo ni PhD last last time. Binenta ko po ticket ko kasi nagkasakit na ako. Mm. Napanood niyo ba ang intense episode 9 and 10 ng nilang Grabe sa Galing, sabi ni Jeffrey Born? Ako mamaya pag-usama. Okay mga Marites, yan po ang ating Chick of the Week brought to you by Amigo Sigurado! Tuloy-tuloy lang tayo mga Marites. Ito naman, andun latest. Charon Cuneta, nag-sorry sa mga fan. PhD. Ay, alam ko yan. Kasi, di ba, after nung concert nila sa Mawari na, parang after 2 days lang ba or one? Oh, okay, a day lang. Parang one day two apart days, lang. 2 days. Oh, 2 days. Nagkaroon naman sila ng special show with dinner sa Okada. So, ang dami din daw umattend doon. Tinanong ko si June Lali. Hello, June. Ang dami rin daw nagsi-attend doon. At talagang, mas, I think, mas mahal pa yata yung ano doon, ha? Yung ticket. Oo. Kasi syempre may mas kasama. Intimate. Mas intimate at may kasamang dinner. At although, mas maliit yung venue. Although sa Okada lang, wala na yung mga guests. Like Eugene, Sina Ogie, Eric, wala na yon. So, wala din Casey Concepcion, Sharon and Gabby lang. Yan. So, ang daming mga fans pa rin na nagpunta. Parang yung iba rin yata na nagpunta ng Mowa Arena, umulit pa ng Okada. Mas intimate. Diba? So, nag-sorry si Sharon kasi ang dami daw mga fans pa na naghihintay yata sa labas ng Mowa Arena noon. Pero hindi na niya napuntahan. Hindi na siya nakapag-hello o nakapag-goodbye. So, yan. Tapos, those who waited din daw after the Okada show, gusto kong tumakbo sa inyo when I saw you inside. But I couldn't even walk straight na at nakatupi na ang paa ko. Kuba na din ako maglakad noon sa pagod after hours of the show and the meet and greet after. Bagsak na si Mama. Bawi ako next time, okay? I love you also, but thank you again from the bottom of my heart. Oh, di ba? Okay. Pero alalahanin ng mga taga Cebu, meron pang meron pa show dyan. Yes. Oh, mga Cebuanos. So talagang considered one of the successful concert itong Dear Heart. Ngayon. Yung comeback talaga. Tsaka yung pinag-usapan, nagkalat na naman sa social media, yung mga lumang interview ni Sharon, lumang interview ni Casey, ni Gabby. So that goes to show. Pinag-uusapan. Correct. Di ba meron pa yung parang nalungkot yung mga fans kasi nasanay sila na every after ng mga ganap ni Ate Shao, talagang parang babati si Sharon. Eh yun nga, hindi na nga daw kaya. Talagang yeah. Pero hindi, may umapir. Umapir si Ate Shao. Meron sigurong mga iba na nalapitan pa niya. Nakita ko nga yung isa naka-wheelchair. Yung naka-wheelchair. Yung may plaque. Pero baka yung iba nasa labas ng Okada, baka yun doon yung mga naghihintay siguro. Kaya siya nag-sorry. Hindi na siguro na gawang labasan. Totoo. Eto na, speaking of Ate Shawi, she posted din kanina ng picture nila together with Tita Malu Santos. Mm. Parang former managing director ng Star Cinema yan, si Tita Malu. With Bong Revilla. Tapos ang caption niya, ano ang nagaganap? Something's cooking. Tapos parang ipinakita yung mga photo na hindi lang sila with Tita Malu, tapos marami pang ibang mga tao doon sa table. Tapos siguro nagme-meeting sila for siguro baka pelikula. Possible project. Kasi parang ang chika ng mga comments, sana po pangako sa'yo. Tama ba? May pangako sa'yo ba? Sila pangako sa'yo. Tapos movie ulit, pangako sa'yo part 2, ganyan. Tapos syempre ang mga Shagab fans,
sana with Gabby din, ganyan-ganyan. Why not? Masaya lahat kasi parang busy-busy daw ng career ni Mega. Ako yes. Feeling ko may possibility ang Shagab na movie. After this successful concert. Yes. Ay, teka okay, muna. Sige, no. Meron pa? Din, sabi lang itong ano ni Telma Sadia Baklig. Hmm. Napakagandang halimbawa ang linglang sa mga taong walang sawang manloko ng asawa, mapalalaki man o babae. Mapagbigyan lang nila ang init na nararamdaman nila. Kesa hods ang masasaktan. Oh, mamaya natin pag-usapin niya linglang na yan. Okay? Okay. Oh, ito sabi dito, wala pa daw tayong balita kay Janine at kay Paolo. Oh, wala nga silang balita ngayon eh. Siguro nga kasi kasi separate yung kanilang mga projects. Plus, talagang ever since naman ako, correct me if I'm wrong ah, sa dinami-dami na rin naging karelasyon ni Paolo, may mga anak ganyan-ganyan, hindi rin siya masyadong nagdi-detalye kasi pagdating sa ganung punto, di ba? Hindi siya nagkukwento na si ganito, ganyan, naging ganito. Wala ganun eh. And si Janine din naman, on the other hand, busy. Mas maingit siguro siya magkomento sa politika kaysa sa sarili niya ng life. Mag-shoot ng mga sexy-sexy. Hindi kasi nakatapos na, di ba, dirty lean. So, baka diba? Busy-busy yan siya. So, baka ano lang, pagbigyan din natin. Ito, may info ba kayo kung babalik ang It's Your Lucky Day? Napaka-successful po nila. Yes. Wala pa. Wala sa pa ngayon, po. Wala pang info. Pero, lahat tayo may ano may haka-haka na malaki ang chance na bumalik, di ba? Ako, may info na ako na meron talaga. Ayan, oo. Oh. Binigitan natin last week, di ba, na sa pakiusap ni Ate V, mukhang magiging regular show siya. Sabi ni MJ, bakit po? Hate ba ni Tito Junardo ang linlang? Hindi, may topic kasi ng linlang. So mamaya na natin yung pag-uusap. Mamaya na po. Okay. Ito naman. MJ Lastimosa, dineklarang persona non grata. Nakakaloka kasi itong si MJ Lastimosa. Si Nawat. Ng Grand International. Ay, kasi diba nagmay podcast sarili itong ating kaibigan si MJ na okay. Ang ganda-ganda naman, ang talitalino. Mm. Meron siya naging guest. Si Maki. Maki ba yun? Oo, yung isa sa parang pinaka-parang sikat din na transgender from Thailand. Tapos nagkaroon lang doon ng simpleng tanong na para sa kanya ano yung worst beauty pageant, Philippines man or international. Tapos sumagot yung... trans ba yun? Parang babae-babae. Ang sinagot niya po is Grand International. Miss Grand Philippines. At sinama na yung Grand International. Doon itong si Auto. Hindi, parang ang chika, di ba? Sagot ni Maki, Miss Grand Philippines, sa si MJ, parang sumisegue na and international. Parang ano ba yung beauty pageant na talaga? Di ba? Parang pinipilit niya na... pati yung international pageant. Oh. So anyway, nag-react dun si Nawat. Nasabi niya, itong MJ na si Mosa na to, binibigyan ko lahat, pagpunta, ticket, lahat, accommodation, picture, interview, backstage, chuchu, ginaganito mo ako, something like that. Pero tawan-tawan lang ako kasi sabi ko to, ano to, masyadong ano yung Nawat na yan? Nagigigil ako kasi para sa kanya yung talaga ang best beauty pageant in the whole universe. International. Ewan ko sa kanya. Ano na kanya-kanya? Hindi parang, diba? Ang eksena, tama yung kwento ni Papa Ambit. Pero kasi parang yun nga, si MJ daw parang nag-message na I wanna watch the pageant sa ganito, sa ganyan. Binibigyan siya ng ticket ni Nawat sa Malaysia and everything. Mm-hmm. Parang ang eksena, ano, sabi ni Nawat, pag nakaharap naman daw sa kanya si MJ. Sweet. Parang, congrats! Ang bongga ng keme! You're the number one! Oh, parang number one. Tapos parang sabi ito ni Nawat dun sa live niya, this MJ, two face! Keme-keme! Parang ganon! Hindi ka na natin kinawat yun! Kasi ganon, kung ganon yun, naramdaman niya! Eh, kasi kung ako din siya, kung may mga ganon din akong nagiging interpretasyon sa mga sinasabi o ginagawa ni MJ, bigay natin sa kanya yun! Dahil doon sa mga ibang komento ng mga bukonero, kumbaga, nagko-comment sa kanya, binaba siya, hindi niya pinapansin. Pero with MJ, affected talaga siya. Hey, kasi nga, may freebies kasi yung neighbor dyan. Puro yung fairness, sabi naman, so totoo lang si MJ naman, pag pumupunta naman daw dyan, sariling gastos naman niya. Hindi, tsaka diba, parang si MJ kasi, nakilala na siya na talagang, pagdating sa ganyan, hindi siya pwedeng mawala, kasi nga siya yung marites ng mga beauty queens, diba, na parang,
yung supporta niya. Chang-chang. 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 Ante-ante. Ngayon ka sa atin si MJ dito. Oo, di ba? Napaka... Basta lagi may komento si MJ. Ka-social media and all. Lalo na pagdating sa beauty pageant. Pero feeling ko, alam mo, maraming ngayon, parang gets nila na, eh, true naman, di umano ha, true daw talaga kasi na yung sinasabi ni Nawat na may attitude daw. Itong naging representative natin sa last na Miss Grand. Di umano, kasi ang chika sa akin eh, hindi ko naman siya nakilala o nakasama. Pero yung sabi, ate yung Nikki Mora na nag-represent for the Philippines, totoo naman na parang sumama pa siya dun sa iba din na mga nag-walk out. Nung hindi mapasama sa top 20. Eh di ba normal that pag ganyan, hindi ka talaga mag-walk out. Plus, tikan talaga, thank you girl ka dapat. Di ba ganun? Tapos parang... Paano naman thank you girl? Yung habang nasa likod ka, tapos parang... Oh, habang nasa likod ko ng mga top, ganyan. Thank you ka lang. Tapos parang may nakakwentuhan ako na isang magaling na na designer. Parang sabi, sinanong kabi ko, oh, di ba ikaw nag-i-base dyan, churu-churu? Sabi niya, oh, dati. Sabi ko, ba't dati, ganyan-ganyan? True ba? May Ate Chona si girl. Sabi niya, hindi ko naman sabing Ate Chona, pero base sa na-experience ko, minsan parang may schedule siya of fitting, 3 hours bago dumating, tapos hindi man lang makapagpasalamat sa posting. Kaya parang ganyan-ganyan din yung ginawa niya during the contest. Siguro po. Yun ang nabasa ko rin. Well, the pudding is the dudding. Sayang, ganda pa naman yun. The pudding is the dudding. Ha, wala pa ng ganun. Maganda siya, sayang. Oo, di ba? Totoo. Okay, next na natin yung balita kay Melay Cantiveros Francisco. Sige, dalawang K-pop. Iga muna ako. Skill na ito. Talaga, Hindi ko yan kay... Oo, nabasa ko yan. Diyos ko, kilala ni Rose Garcia yung mga kasama sa pelikula ni Mela. Ay, pelikula niya. Oo, Ma'am Chief. Oo, si... Ikaw ang nag-line up niya. Ikaw ang chika. Yung sabi ko, basta na memorize. Ang memorize sa memorize ko. Ay, slisong di mo isa eh. Si Lucingi, di ba? Ay, met-met mo, Ting! Oo, di ba? Dina! Grabe, oh, yan no, di ba? Tsaka ito yung isa, di ba? Ayan. Ang guwapo. Di ba? Aren't you proud, Ro? Sino yung isa? Oh, I'm not. Ito yung isa, John. Koreano rin yan. Sikat din yan. John. Koreano ba John, yan? Ano ba yun? Thai. Nakalimutan ko na nga. Korean. Wala pong telepono ako eh. Hindi siya mukhang Korean ah. Korean din yan. Korean yan. Papalabas pala rito yan sa November 15 yata sa Pilipinas. So, diba? Nagawa na niya? Yung kasi ina nga, chika na ako. Yung time na nasa Korea siya. Yan yung time na nasa Korea. Ayan, pangalan pala, Lee Sung-gi at Do Ji-han. Yan yung time na nasa Korea si Melay at sa kanya, ang buong pamilya niya, di ba? Hansami-kansami. So, akala natin ay nagbabakasyon lang, pero actually, may segue na racket si Melay. Yan nga ang paggawa ng movie na yan. Ito na, kung matatandaan niyo po, di ba? Binalita ko po si Sela Gia, nakasama ko dun sa Dreammaker Posse Play, tsaka si Dustin Mayores. Hindi ko alam na bawal palang sabihin na nagsushoot sila ng pelikula doon noon. Kasi nga, nakikita ko yung mga stories nila. Naka-close friends sa amin. Tapos nabalita ko sa Marites. Tapos parang, eto na nga po yun. Ang mga siya. Wala pa pala noon. Ngayon eto lang. Hindi pa rin nireveal kung sino yung mga artistang kasama Bernard ni Mela. Allison. Pero itong si Lee Sung-gi na to, ano lang yan? Cameo roll lang. Cameo roll lang. Nakaloka talaga. Anyway, I'm so happy for Melay. Tsaka malami pang ibang K-pop stars. Alam ko lang yan si Dodian. Saka siguro iba kayo mga passersby doon. Alam ko meron. Mga Korean, gano'n. Anyway, happy ako para kay Melay kasi talaga naman napakabongga para sa kanya. Na makagawa ng isang movie na made in Korea. At yung mga staff na gumawa, mga Korean. Hindi po ako kinikilig. Wala. Uy, alam mo kung sino nag-produce nito? Si Madam Happy C, si Inang Reyna. Ayun na. Na kung saan siya yung nagdadala ng mga K-pop dito. True. And this is directed by my first ever supervisor ng OJT ako, Directing Elenzano Kim. Abangan natin yan. Oo, di ba? Oo, congratulate mo na rin si Lucy. Kasi magiging tatay na rin pala yan. Tatay na pala si Lucy. Ay, updated sila. Ayan, may nag-message lang. Sabi ni Nurse Jane. Soon to be father na si LSG. Di ba? Sabi talaga ni Nurse Jane, ha? Sino si Nurse Jane? Pinala ko yata. So, may chika si Sabi talaga ni Nurse Jane. Si Ana na naman, may chika sa'yo. Sino? Parang may
may issue si Miss Rose sa movie ni Mela. May issue ka na naman. Wala akong issue na sa movie ni Melay. Sobrang happy ako para kay Melay. May issue ako dito sa nag-cameo kay Melay. Oh, malinaw na. Okay. Kasi kayo dyan, ano okay, kayo eh? Basa. Assume na assume eh. Pagkasahin natin yung mga nanonood sa atin ng live. Oo. Diba? Jefferson Aquino, hello. Voletco, hello. Lizel Cala, hello. O, diba? Pabati po from Dubai. Pag-greet po sa mga anak ko sa Pinas. Good luck sa nursing board exam po. Amira Sofia Cala. Yeah. Ito pala si Lizel Cervantes. Hello, Lizel. Watching po from Vital Oral Care. At saka kay Doktora Arlene. Yan. Ay, tara. Mara Danesa Lamazares. Hello, Jai. Pretty mo today. Thank you po. Si Maria Jennifer Santiso. You are so underrated. You deserve a million subscribers. God bless sa show niyo po. Salamat. Eh, guys, mag-subscribe po kayo. Yung mga nanonood ng live, yung mga first time po sa amin. Konti na lang, 30,000 subscribers na tayo. Yes. Hi to all from Toronto. Ito pala si Lizel Cala. Pag-greet po mga anak ko sa Pinas. Good luck sa nursing board exam po, Amira Sophia Cala. Pabati po from Dubai. Thank po. Ayan, good luck. Hello sa inyo, Team Marites daw. Tapos, ang Sakam, yung mga fans ni Zach at saka ni, Cam. Hindi, si Sakam eh. Si Zach at saka si, Shucks, nakalimutan ko. Ano ba yun? Zach. Oh, basta sabi ni Julie, happy 12th birthday po to my son Ethan, November 4. Natawa ko dito, wait. Sabi ni Toliel Torres, watching from South Korea, anyong, para po kayong sisiw. Ayun, si Seham pala, Seham Dagla, sorry anak, ayan na, gusto ko na mental block. Lalang yan, ayan. Para kayong sisiw, dalawang ilaw. Watching from Korea daw. Tapos, ganito pa ako, kulay ko. Nakadiloka pa kasi. Ay, si Samuel Kabab. Hi, Jai, so pretty, watching from BGC Sarendra. Parang wala naman. Ayan, no. Hi to all from Toronto. Oh, sige, mamaya natin magpatuloy yan. Mula kay Keith Cesar. Ayan na, sabi ni Anna, nakakatuwa po si Miss Rose. Go na po. Sa pagsagot sa kanya, siguro. Okay, mga Marites, ito naman po, balita natin si Vice Ganda na gagawa ng show para sa kanya anak-anakan ng mga bagets. Mga anak-anakan. Kasi nga, diba, pagkatapos bumalik nung it's showtime, after ma-serve nila yung kanilang suspension, may mga bagong segments na binilek, kagaya nga nung it's showdown, chuchuchuchi, etc. So, ang dami naging concern, lalo pa na grand finals na yung mini Miss You, tapos yung isip bata, nawala na rin. So, tinatanong, ano na mangyayari dun sa mga batang na-produce nung show mismo, na naging mga big stars din naman in a way, kahit sandaling panahon kagaya ni na Kulot, Si James, Argus, Imogen, etc. etc. Lucas! Oh, yun. Sabi ni Meme Vice, bilang naging mga parang totoong mga anak-anakan nila ni Ayun yung mga bagets, parang pinaplano niya na amponen? Hindi naman siguro amponen. Yung gagawa niya ng show na magbibida itong mga ito. Kasama pa rin yung mga ibang na-discover nila ng mga bagets. Para naman naging grand winner ng Mini Miss You. At yung mga iba sigurong nakasali doon o nakasama. Kasi sabi nga naman na very talented itong mga ganitong bata. Para ko si Ate Lud, si Lupo. Parang si, iba? Kakulay mo yung damit ni Vice Ganda, Nice Ganda sa commercial. Nice Ganda. So anyway, nakakatuwa lang yung ganitong balita. Kasi diba, ibig sabihin, hindi niya kinakalimutan talaga yung mga natuluan, na-discover niya. Although, diba, yun ang naging mitya eh, para maging controversial yung palabas na yun at nanauwi nga sa suspension. Okay, sana. And tsaka congrats kasi diba, nag-revive ng mga songs yung mga bagets. Sina Kulot, sina Argus, yung mga Totoy-Totoy Bibo, ganyan. Correct. Mm-hmm. Oo. Uy, alam, pinag-uusapan ngayon ng eksena na mainit na eksena ni Coco Martin at ni Ivana Alawi sa Batang Quiapo. Ay! So, mainit talaga. Yes. MTRCB. Love scene to. Feeling ko rin. Pag-usapan talaga yan kasi sa Lunes na. Bukas, kailang na Lunes? Alam mo na, ang Black Rider. Tapata na ito. Aarangkada na. Kaya pala. Black Rider, BRBQ, barbecue. Nakatulong.
Ay, ano po si Ruro, di ba? Oh. So, Ruro. Ay, eto na. Ganyan. Ay, oo nga. Ayan. Sabi ko kay Ruro, Ruro, so, sa tingin mo ba, ikaw na ang sasagasa sa... Batang Quiapo. Sabi, ay, ayoko naman magkalita ng ganyan. Pahambol naman itong bade. Oh, bakit black? Wala bang red rider, white rider? Ano ba kasi mas okay daw ang black para hindi madumihin pagka nasa daan. At saka maganda niyo sa letra. Eh, ba't yung white ride? Hindi. Para hindi kita. Maganda kasing ano maganda. BQ, Batang Quiapo, BQ. Ito na, BR. BR. Oh, barbecue. Oh, in fairness, pwede. Ay, nako, ito po mga Marites. Sige, ano natin? Ano masunod yun? Saan sa yan? Ito, ayan ito na po ang aming balita sa Lilang. Especially kay Kyla Estrada. Congratulations, na anak ni Kyla. Janice De Belen at John Estrada. Ang ganun ba ito nangyari ito? At naikumpara si Kyla kay Ann Salvacion. Yeah. Na light. Sino ba dyan si Kyla at si ano? Ay, isa si Kyla. Kyla. Ito si Angie. Okay. Pero maganda si Angie dyan ah. Anyway. Mingay ka pa ni Jay kasi. Ayun na nga. Kasi nasa, tapos na yung episode 10 ng Linlang. At talaga naman, hindi namin pwede sabihin kung ano nangyari kay Kyla, di ba? Kasi spoiler yon. Pero bakit? Talagang, kasi baka iba hindi pa nila napapanood. Hindi pwede, baka hindi pa napanood sa na iba. Sa prime video lang naman lumalabas. Hindi kasi hindi lahat may the same lalo. Description. May ano, subscription. Oo. So ano? Wala, napanood na natin sa prime video eh. Tayo, pero syempre yung iba hindi pa. Lalo na kung wala ka naman subscription ng prime video. O hindi nga talaga nila mapapanood kung wala silang subscription. Kaya nga, hindi meron kasi ibang namimirata sa Facebook. Spoiler pa rin. Pag sinabi mo yung nangyari sa karakter ni Kyla, which is si Sylvia. Oh, si Sylvia Luwalhati. Attorney Sylvia Luwalhati. So, diba? Yung episode 10 na dominate yan ni ano, no? Diba? Na dominate ni Kyla. Ang husay. Talagang pinatunayan niya na kahit sa mga comment ha, yun talaga yung mga comment na mababasa mo, pinatunayan ni Kyla na anak nga siya. Ni Janice De Belen at ni John Estrada. Mahusay. Oo, tapos, kasunod nun ang mga comparison, ang mga tanong. Bakit daw si Kyla, baguhan din naman, pero ang galing. Bakit daw si Angie? Yun ang mga tanong. To be honest, ako napanood ko na si Kyla during the pandemic. Mahusay talaga siya. Mahusay talaga. May ano, may... Yung teleserye nila nakasama si Jay Cuenca. Anak siya ni Jay Cuenca doon. Ang viral scandal. Viral scandal. May dating na talaga siya eh. So, nahasa siguro nang nahasa yung bagay. At saka, thinking actress. Di, tsaka ano, di ba? Siya ang gumanap, nagbida sa MMK. Yung kay Karen Bordador life story. Oo, di ba? Kung merong ikandapan, ikandado, yung panty mo! Bongga, no? Malandika! I love that scene! Kating-kati ka na? Di pa nagkita lang kayo ni Alex? Ba't nandito ka na naman? Nangangati ka? Nairito talaga ako sa part na yun yung Anchika. Anchika talaga, buntis ako, Sylvia! Buntis ako, Sylvia! Diba? Ano gusto mong gawin? Alagaan pa ni Sylvia! Correct! Talaga ako sa'yo! Dada ka na pa nalita, nasa pamamahay kita! Kachat ko si ano, nakshi-nakshi ko yan si Kyla. Ganda ni, may Angie pa yun eh! Wait lang! Hinawat niya! Parang si mga nakshi! Ate! Ganon! May ganon! Tapos gumaganon yung fat mo! Ayun na nga! Gumaganyan! Eto na! Aray ko namamalat ako lalo. Hindi. Parang makarelate si Dean. Kasi wala subscription ng Prime. 149 lang ha. Wala akong ang 14. Ano ba mahilig man ako? Ay, okay. Sorry, Dean. Okay. Tama-tama sa iyo din, no? I love sports. Ay, correct. Gintaman-taman sa iyo dalawa din, no? Wala ka 149. Hingihan sa kanila. Ay, ato-tama. Sorry po. So, ay, sinisabi din. Ano ba yung usapan nila? Sinunta ko lang naman yung item ni Rose. Natuwa lang ako, eh. Hingihan natin, no? The Who? Hindi. Hindi pa. Hindi naman si... Ano na? Hindi, meron din. Sabihin ako. Ano? Hindi, parang... Di ba, nag-tweet si Papa Oj ng mga chika about kay Angie, yung pamumuna niya. Tapos, yung mga fans, parang pinagatanggol siyempre si Angie na sinasabi, huwag naman sanang ganyan yung mga salita. Huwag naman, yung parang hinay-hinay lang naman sa pagibigay ng komento kasi baguhan lang ganyan. Tapos, alam mo, ang ganda nung sagot ni Papa Oji. In fairness, sabi ni Papa Oji, abangan nyo kapag itong idol nyo ay humusay at tinanggap niya itong mga kritisismong sinasabi ng maraming tao, siguro ipagbubunyi pa nating lahat ito. Yeah. Diba? Tama naman. Alam mo, kasi alam kong pwedeng sabihin kung off the record eh,
Pero... Sinabi muna, sabihin muna. Sige. Sinabi muna, sabihin muna. Kasi baka marami lang nagagalit din kay Papa Oji at marami rin nag-a-agree. Oh, di ba yung nagagalit? Oo, marami din nag-a-agree. Yung mga nagagalit, mga fans siguro ni Angie. Okay. Siyempre ganun naman. Kung sino yung fans mo, normal support yun, ka. Normal yun. Tapos yung nag-a-agree, yun talaga yung mga random viewers. Na, nanunood, nag-critics. Sige na nga. Tinanong ko sa programa ko si Angie noon. Sabi ko, anong na-feel mo, di ba, yung nakwento ko dati? Parang nabanggit niya sa akin off-air, sabi niya, sa totoo lang daw, hindi naman talaga siya nasaktan. Kasi nga, nagtanong pala, nagsabi, bumusina pala ang Papa Oji, na hindi natin alam lahat. Bumusina pala ang Papa Oji kay Angie at sa handler, na parang, sasabihin ko to, kasi ito talaga yung nakita ko ha. Don't take it against negative or what. Pero, ang sabi pa nga nun, parang, tingnan mo, mas lalong pinag-uusapan yung programa. Dun sa una niyang post yun na dapat tanggalin na yung subplot. Tingnan mo, mas lalong pinag-uusapan, inabangan. Pero kasi nung lumabas na ibang mga eksena, di ba parang medyo mas nakita na yung may sina na duduling, di ba ang dami ng memes? At tapos yung mga ganun-ganun. Oo, duduling, tapos yung nag-twerk. Parang sabi ko nga, wala na magagawa eh, na-shoot na yan, tapos na. Hindi ba na pwedeng ulit? Hindi ba na pwedeng i-reshoot si Angie? Oh, eto, sabi ng isang comment, in connection dito sa sinasabi mo, sabi ni Mag Bart, alam ko in a constructive way po yung kay Mama Oji, pero totoong talaga, totoo talaga, di talaga okay acting ni Angie. Yun na. In all fairness, baka pwede sa ibang teleserye na lang sana sila. Ayan. Ayun. Alam mo, nakakaloka dito ng comment na to, ha? Alam, binuli daw natin si Baby Junardo. Baby Junardo? Baby Junardo. Ito ang pagbubuli? Grabe kayo, hindi. Kasi nga, ano nga niya mag... I hate, ano, Prime. I hate subscription. Ito. Napaka-active dito ni Belinda Kahuntoya. Oh. Pansin ko lang, ho, panay boost ninyo. Boost talaga, ha? Sa Black Rider. Isa ho ba ang Maritas University ang sponsors nila? Wish lang namin! Nag-sponsor na kami naman! Kung hindi po... Tayo daw ang sponsor! Yung mga latest news po yun. Nagkataon kasi ang Black Rider ay katatapos ng media ko ng pagkatapos Ito, Lizelle Cala, naalala ko po si Kuya Jun dati sa mga interviews niya kay Sharon Cuneta. Correct! Show. Mabait si Kuya Jun. Correct! Ngayon, di totoo yan. Binabuling nila ako dito. Okay! Yan po, Mama Rites, ang ating sa linggong chismis. Okay! Yes daw. Naku, matindi ang mga daho natin. Alam nyo, kung bakit magandang manood ng daho pag live, kasi walang edit at walang filter, kaya abangan. Mga Marites, blind items ba ang hanap nyo? Pwes, talasan ang isipan at pagganahin pagiging Marites. Dahil nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhula ng daho! Hashtag tayo po yan. Ito ulan na kayo, Mga Marites. Mag-viral muna. Ay, nakaloka ito sa akin yan. Kasi, yan ang naging reaction ng isang kilalang male TV host sa pinag-uusapan na mga bagong chika na naman tungkol sa kanyang bagong kakulang dedingging, kalokadidang. Oo, kalokadidang na di umano'y kanyang bagong alam mo na yan. Na di umano kanyang bagong babae, bagong alam mo na agad. Pero nanginingan siya ng reaction na kung may something ba sa kanila, or dead man lang siya. Kasi sabi niya, nagba-viral na ba? Pinag-uusapan na ba? Yun ang naging reaction. Nagulat ngayon yung yung kachika natin na kasama sa panulat na sinasabi nila, bakit gano'n ang reaction niya? Gusto muna niya mag-viral muna daw yung pinag-uusapang pagiging sweet ko nun niya doon sa kanyang co-host na babae. Para bago siya mag-react. Diba? So, ako din, nagulat din ako. Sabi ko, pero sanay na rin ako dun sa lalaking yan eh. Kasi nga, di ba? Ang dami niyang ang dami niyang gimmick na. Oo, na kaya siya may ganito, kaibigan lang ganyan. And then, pag pumuputok na, saka siya nagre-react. Oh, gusto niya mag-viral muna. Kaya gusto niya, mag-viral daw muna. Yung girl. Yung pinag-uusapang
eksena nila nung girl sa isang ano, sa isang show na siya ang co-host at saka host. Ay naku, na blind item ko na 'yan. No. Ay na blind item na ba 'yan dito? Yes. Na binabakuran. Ah, binabakuran. Pero ito kasi reaction nito ng mga interview eh, kasi tinatanong na kayo ba mayroong something chu mga latest. Nagulat na yun yung ano nung nagii-interview sa kanya kasi sinabi, bakit nagba-viral na ba? Pinag-uusapan na ba? Okay. Kaya sabi, pero alam niya, pero may I add kasi blind item to eh. Pero parang kung i-treat natin ngayon parang ordinary na, di ba? Diba? So can I add na rin without mentioning ano. Live naman tayo eh. Without mentioning the name kasi may nakausap din ako kanina na malapit dun sa girl. Okay. Sa girl. So tinanong ko, hoy, ano ba? Sabi ko, pero mas malapit ka dun sa boy kasi. Oh, yeah. Oh, hindi naman dinay. Kasi sabi ko, ay, ano ba? May something ba yung dalawa? Basta sabi ko, nakakaloka ha. Sabi ko, tapos sabi niya, hindi, wala. Sabi niya, talaga daw, na segment yon or ng ka-show. Mm-hmm. Alam mo? Wait lang. Sorry, feeling ko yung sagot na yan. Pwedeng payagan mo muna kung matapos. Tapusin ka na na. Segment lang daw talaga yung ka-show. Ngayon, sabi ko, eh baka naman si Guy ay talagang nagpapa-under na. Nagpapahiwatig. Oo, sabi niya, in fairness, hindi daw. Sabi ko, true? Sabi niya, hindi daw. Si girl kasi din, may boyfriend. Okay. At, Diyos ko, ano ba itong mga blind item natin? May connect-connect. Oo. Hindi, ito na nga. Ang sinasabi mo, kaya ako napapaano, kasi feeling ko yung sagot nung friend mo na galing dun na hindi friend niya. Hindi sila connect. Nung kausap mo, hindi sila connect. I can guarantee. Hindi, feeling ko nga kasi yung way nung pagkakasabi mo, yun mismo yung pagkakakwento ko doon kay girl. Baka yun naman talaga yung totoo. Ayan na, blind item. My lips are sealed muna. Hindi kasi nag-promise ako doon sa nakausap ko na hindi ko muna to kasi nga, ano? May involved dito sa issue na ito. Ay, talaga? Na talagang tumawag sa akin na, nagsabi talaga sa akin na, keme, pero sabi ko nga wag muna. My lips are sealed muna and then soon, pagbalik mo na lang, saka na lang kita. So may selos na? Kasi yung pagkakasabi mo, parang yun yung pagkaka-explain ko sa kanya. Baka kasi we have the same. Hindi, mismong ako yung involved doon sa issue. Siya yung mismo. Kausap. Ikaw ang involved? Ba, hindi yung kausap mo lang yan, ha? Hindi, ang ganda, di ba? Ang kausap ko ay may connect doon sa girl. May connect. Yan nga yung pagkakasabi yung ko. Yung kausap ko, kilala mo rin kasi yon. Kaya I'm thinking, baka yun ang source mo. Hindi. Hindi. Ang pinaka-source ko mismo, yung buong management yan. Kasi di ba dapat nga, papasok ako sa show na yan. Alam nyo na. Talagang part ng ano nila yan. At sabi si girl, eto ha, sabi daw ni girl, kumbaga, hindi naman sa term na sinasakyan. Kumbaga, ginagawa niya yon bilang part, bahagi nga ng show. Kasi ayaw din niyang mawala dun sa show. Yan. Kasi malaking tulong din daw sa kanya yung show na yon. Mm-hmm. Pareho ba? Basta ako naman, ang blind item kong ito, base lang doon yan, sa naging reaction na tinatanong sa akin nung nag-interview dyan sa guy. Kasi nga nagtataka siya, Papa Ambit, bakit ganun ang reaction ni Guy? Bakit kailangan ang sagot niya ay nagba-viral na ba? Pinag-uusapan na ba? Yun. Ano nga, angry na ba siya? Yun lang naman. O, di ba? Knowing the guy na mahilig sa mga viral-viral chuchu, baka nga. Kasi nag-viral siya nung mga nakaraan. Kaya nagtatanong siya, nag-viral na ba yan? As a viral. Bago siya magbibigay ng reaction. Madami ng video. Ayoko na tuloy bumati. Ano ba yan? Hello na lang po. Nanonood sa aming live dahil namamalat po ako. Para yun yung blind item. Iyan na po ang aming dahon for this episode. Siguro naman. Siguro naman. Gabusog kayo. Hindi kinakasabihin. Ang hirap hulaan, ha? Dikit-dikit lang po yung mga blind item na. May mga side, kwento. At saka pag binuon niyo yung kwento, pangalan na lang kulang. Oo, tama. Sabi ni Soliel Torres, siguro plan ng taga, ng Tate Bulaga, gawin next album. May ganun. Sino yung? Next na nga? Next na nga. Next na. Nahawaran. Parang yun yung blind item ko yung panina. Parang yun yung blind item natin. Ako din. Ay, ito. Si female yung actress. Yung pa rin siya. Dati nung
wala pa siya sa showbiz, mahilig sumali sa contest-contest siya. Mga pageant, contest-contest. Dahil ambisyon niya talagang artista. Kaya lang ha, mahina yung utak. So, nakatapos naman siya ng pag-aaral. Kaya lang, mas pinili niyang pumasok sa showbiz dahil doon nga siya na-discovery. Eventually nga, nagkaroon ng boyfriend niyan. Ay, yung boyfriend niya, well-bred, parang edukado, mas may pinag-aralan kaysa sa kanya. Pero ngayon, nakikita siya yung actress na parang galing-galing na sumagot. Ano na, yung hindi na isang tanong, isang sagot. Kung ba, lumalawak na yung kanyang vocabulary. Parang sinan ko ba sa'yo yan? Hindi, wala. Hindi, iba to. Ay, iba ba? Oo. Tapos? Parang ganyan yung sinulat ko kanina eh. Ay, yung bandi. Ano ba? Hindi yan. Ano ba yung nangyayari? Ano ba nangyayari sa ating seg live na to? Marites na marites oo. Kasi. Parang yan talaga yung sinulat ko kanina. Hindi. Nagkataon lang. Wala ka pa sinasend sa akin. May comment ko. Comment ko sa'yo. Ngayon, di pa. Wala pa. Yung kaya kay, ano. KBR. Hindi pa. So anyway, ano nangyari? Parang unti-unti nawawala yung impression sa kanya na majina ang utak. Kasi parang nahawa na siya dun sa boyfriend niya. Ang tawag ng boyfriend? Di ba kasi nga matalino? Matalino ang boyfriend. Oo, tsaka edukado. Ay, ayun yung, positive naman pala yan. Well, positive naman. Kayo lang naman nagnenega-nega dyan. Ay, sa pamangking ko si Amin, yung kasama si Albert Consolan. Yun nga, youngster, basta napapanood pa rin siya ngayon. Youngster pa rin. Basta alalahanin yung mga guests natin dito. Okay. Yun, si Albert, yung anak si Kiko, tsaka si Shay na nagbebenta ngayon ng lobster ball. Ang sarap. Oo, dadala nga po rito ng lobster ball. Correct. Ayan, tapos yung kapatid ko sa Michigan, si Ness, tsaka asawa niya si Eddie. Proctor, okay. Freedom Boys, abangan niyo yung raffle namin sa December 9. Ayan na naman si raffle. Ang premium Yori ba? Ano ba yung Japanese, ano? Na motor. Sabi ni Robin, Robin. Kaya bike, mountain bike. Ex-Bubita Youngstar. Ex-Bubita Youngstar. Ha? Ex-Bubita Youngstar. Hindi Youngstar. Ano pa na naman siya? Hindi naman siya ex-Bubita Youngstar. Huwag niya sabihin. Okay, next. Hindi naman Bubita. Mahina lang. Hindi umubra sa'yo yan. Diyos ko. Diyos ko raw ako. Anyway. Tapos ka makisahusas sa magbayad. Yun na nga. Ganito nga kasi yan. Itong magandang female celebrity, bahagi siya ng isang comedy show. Okay. Comedy show. Ayan ha, yan na yung clue. So ngayon, nung dati pa to, way back siguro mga 3 years ago, mga ganon. Okay. Pinagtselosan siya ng isang mahusay na aktres. Okay. Dahil yung kanyang jowa na aktor ay kasama nitong magandang female celebrity na to sa isang comedy show. So itong si aktres na to sumugod dun sa comedy show. Oo. Sinugod niya si Beautiful. Ayan. So, fast forward. Anyway, hindi naman napatunayan pala. At si aktres din, parang ginibap na lang niya yung show na yon. Kasi ayaw niya ma-involve doon sa kung ano man issue na... Yung timing lang na buhay, hindi siya galing. Yes, oo. Saka sabi nga nung magandang celebrity, wala naman siyang gusto doon sa aktor at wala naman talaga. Mm. Like that. So, ewan ko, baka at that time, medyo baka naaning-aning si mahusay na aktres. Si boyfriend. Baka ginugulo si Guerrero. Ha? Ginugulo. Hindi nga. Hindi naman. Parang siguro napapaisip siya kasi nga itong si actor nga eh medyo ano tawag sa ganyan? Yung merong ganong reputasyon na nag-aano ng mga ibang girls din. Baka isang actor na pinag-uusapan natin. So eto na, fast forward na yun. Fast forward, nagkasama naman sa isang show ulit. Itong si beautiful actress, ayang beautiful female celebrity okay, at saka itong actor. So, nalilink na naman sila ngayon. Dati na silang nalink. Dati na silang nilink. Hindi sila nalink. Sinugod lang nitong actress jowa, no, na jowa actor. Nitong actor. No? Natin. Oo.
So, that time, si Actre, ay si Pretty Prettyhan ay umalis na dun sa show na yon, sa comedy show. Pero ngayon nga, ongoing ba yan? Kasi naman, parang hirap na hirap ka. Oo nga, medyo ka. Hirap na hirap ako talaga. Ilan lang comedy show, diba? Kasi parang get na get. Anyway, ngayon naman, magkasama sila sa isang show. Hindi comedy show. Hindi na comedy show. Oo. Ay. Pero, nalilink na naman sila. Ah, yun di ba yung blind item ko? Pero yung actress na dating sumugod sa kanya, hindi na susugod ngayon. Baka ibang actress na ang sumugod kung sakaling mauuwi sa seryosohan o totohanan. Gets? Oh, yun! Yun lang aking blind item na kulat-kulat! Ano ba yan? Nabuntis ba yung actress ko? So, naloka lang ako kasi dati pa pala may ganun ng senaryo. Pero ang sabi nga ng malapit, na-connect na rin. Basta kung ano-ano na yung nasabi ko tuloy. Matulis si actor talaga. Matulis. Yun na yun. Okay. Naku, hindi ako magbibigay ng clue. Ang dali-dali na. Anyway, gusto ko lang batiin si Lizelle Cervantes ng Vital Dental at saka si Doktora Arlene. Hala? Nakalimutan ko na si Doktora Arlene. Next week na ang next week na ang surname. Ade, Doktora Arlene Holgado. At sa aking team sana si Joanne at aking mga pamangkin na si Yana at saka si Sasha na nanonood ngayon ng live. Yep. Grabe! Ang daming comment pagdahu. Ay, buhay na buhay yung mga dugo, diba? Masang congratulations sa winning kagawad, Christian. Basta ako mamaya, babasahin ko na lang yung mga kumama. Diego, eh. Pero hindi ko sasabihin ko Alan sino. Landisabal. Si Dingdong daw ba yan? Hindi. Hindi! Ako na nagkasabi, hindi. Pero hindi umubra. Hindi umubra. Kasi umpisa pa lang, hindi na umubra kung sakali mang may plano si actor noon. O kung tama ang hinalaman yung kanyang jowa noon na actress din. Okay, next. Ngayon, tinanatin. Hi, Jubilin. Umubra. Sabi, parang iisa ang blind item yun. Yun ang, nakakatawa ka blind item natin. Nairita ka, girl. Hindi chika natin, baka akala kasi nila, alam natin lahat ng sagot ng bawat blind item. Hindi po. Talagang on the spot kami. Nagulat na nga lang ako, nag-react kayo doon sa blind item ko. Correct. Kaya sabi ko, alam ko yan. Ito, nairita kay girl. Ito, hashtag nairita kay girl. Puro girl na lang kayo. Nakatingin sa ganun, oh. Hashtag nairita kay girl. Itong si girl na ito ay sikat naman siya. Oo. Sikat siyang artista. Okay. Yes, kilala siya. Tapos dinala siya ng isa ring kilalang personalidad sa isang event. Ganyan, dinala siya sa isang event. Oo, pwedeng international, pwedeng dito, ganyan. Basta ganun, para maglaro ang mga isip nila. Tapos, ang kwento, sabi sa akin nung source ko, parang yung si kilalang personalidad din na nagdala sa kanya, parang medyo irritable, nairita dun kay girl. Sabi, nakakaloka si girl ah. Parang ako nagdala sa kanya dito sa ganap na to, tapos parang ang press release niya, kaya siya nakapunta dito kasi siya mismo yung in-invite. O parang, ako nga gumastos dyan. Tapos parang, hindi lang siya mag-isa. Ano, may isa pa akong artistang sinama din. Kasi parang ano yun para PR din yun para sa akin, sa negosyo ko, ganyan-ganyan. Tapos ang ending, parang, imbis na nagpasalamat sa basis lang. Tapos the rest, yung mga post-post niya, yung mga ganap-ganap niya dito sa pinagdalang ko sa kanya, parang ang pinapamukha niya sa mga tao. Siya gumastos. Nah. Kaya siya nandoon doon ay dahil siya mismo ang inimbita. Ang taron! Ngayon, itong si kilalang personalidad doon kay girl, parang medyo parang ay tumaas ang pila. Jirits ako sa kanya, te. Iko kine-carry, ganon. Oo. Sino yan? Ang clue nang nairita. Ang clue nang nairita, kilala siyang personalidad. Negosyante yan, ha? Negosyante siya. Tama yung nasa taas, mali yung nasa baba. Ay, parang alam ko na yun. Oo, alam ko na yan. Tingnan, Diego. Mali yung nasa baba, tama yung nasa taas. Na ngayon? Ngayon, tapos parang... Oo. Yung yung girl na... Yung kinairitahang girl. Ayan. Patingin nga. Sikat naman siya. Oo naman.
Yeah. So parang yun, sabi sa akin nung source, parang ayun nga, te, parang di na happy si ating sikat na personal dad. Kasi parang, yung parang isang beses lang akong shining cute. Tapos the rest, parang ang press release sa lahat, andito ako kasi, ganun. Sa sarili ko. Hollywood star na kasi, di ba? Correct. Ay, ang ganda naman nung binigay mo naman na clue. Ay, hindi ko alam kung tama. Ano sabi niya, clue? Hollywood star na kasi. Ay, hindi ko alam kung tama yung clue niya kasi. May Hollywood naman dito sa barangay. Ano to? Ay, hindi ko nung. O barangay Hollywood. Basta hindi ko nung. Ano niya si BGC, barangay Hollywood. Basta hindi ko nga nung. Yun na, yun na yung sa akin. Yung bumabara sa simulang ko. O, bate! Sabi, Joy, si Bello, ba't si Andrea hindi po? Ayan. Doktora Vic and Andrea, hindi po. Ayan. Liza, hindi po. Ayan. Oh, si Liza, hindi po. Naku, si Heart ba to? Hindi po. Naku, ano ba yan? Rofer kayo lahat. Sagutin mo lahat, ano? Correct. Rofer kayo dun sa part na yun, na. Oh, ano na next? Tama ano ka na. Uy, gusto ko lang mag-promote, syempre. Promote ko lang po sa December. Tama ba? November 8 po, ayan. Nasa SM Baguio po kami. Wala kami ron. Nasa, para sa Beauty Derm sa SM Baguio. Ayan. Kasama ko si Ervic Vihandre, Counselor Ervic Vihandre, si Tia Tomalia, si Kakay. Magbibenta kami ng mga Beauty Derm sa booth ng Beauty Derm sa SM Baguio. Ayan. Tapos malapit na po ang ano... Lovers and Liars. Lovers, Liars. Yes. Ayan. Abangan nyo po yan. Tapos syempre, ang Hermes Salon, we're now open Monday to Sunday, 10 a.m. to 9 p.m. sa Galicia Street, Espana, Manila, University Tower 2. Baba Time Milk Tea po. Sa La Salle Tap, sa Leon Ginto, nasa loob ang Yamo. Masarap ang aming tapa. Soon may bagnet kami, tsaka chicken pastel. Ayan. Dala ka naman dito. Oo, soon pa nga lang, di ba? Tapos ano, SM Manila, SM San Lazaro, SM North Ed sa Annex, USC Dapitan Branch, tapat ng Gate 10. Ayun, ayan. Ah, Premier Drip, Sir Glenn, maraming salamat. Sir Glenn Recto. Oasis Dental Care, Doc Yeya de la Peña, Tita Nina de la Peña. At syempre, ang... Ano pa ba? Ayan, masasalamat. Ano pa? Sige, ubusin mo na. Kailan daw yung soon? Oo. Kailan daw yung soon? Baka ba sa Pasko? Ay, ano, ako, wala na ako mabasa. Ayan lang, sabi ni Melinda Kajon. Ayan. Salamat, honestly, nag-enjoy ako sa live nyo. Nakikitawa ako sa mga tawa nyo as OFW. Malaking tulong yun. Thank you. Uy, salamat. Good vibes na dala ng show nyo for us. Salamat uli, Mati. Ay, wow. Sabi din pala ni Ana Gonzalez, salamat ka, Marites, yung may pinagdadaanan ka. Tapos nakukuha kong tumawa dahil sa inyo. Thank you po. Salamat. Ako rin nagtatanong, bakit palaging may sumisingap at buzzer? Ano yun? Parang sound effects yun. Dun yun. Sound effects natin. Kasi ako sumisingap. Kanina may nag-message sa atin, parang ano daw, sabi nila parang... Sobrang thankful sila kasi na kahit na imbis na mapagastos daw siya, OFW, imbis na mapagastos daw siya dahil may Marites University, nagsistay na lang siya sa bahay at nanonood siya sa atin. Nakakaipon pa siya. Thank you po. Okay, mga Marites, hula na po sa amin ditong dahu. At magbabalik po ang Marites University! See you next week! Hoy, mare! Ano latest?